Magandang araw mga kababayan, ako po si Esme the Explorer, isang bagong video na naman ang ating ipapakita dito sa Mindanao Avenue Extension, kung tawagin po ay Build Better More Program ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Makikita nyo po dito sa lugar na ito, itong kalsada na ito ay matagal nang natengga ng mga nakarang admin. Mula noong 1980s ay naging project po ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos, pero nung nagpalit na po at itong 1986 EDSA Revolution ay nakalimutan po itong project na ito. At talagang sa tagal po ng panahon ay binahayan po ng mga squatter itong lugar na ito. Kaya nung si Pangulong Bongbong Marcos na po ang naging Pangulo, naisakatuparan itong project na ito. Kung makikita nyo po dito sa kanan at sa kaliwa ay napakaraming mga bahay na squatter. At doon naman sa gitna malinis na malinis. At kita nyo po unti-unti na pong nagliliwanag ang lugar. So itong project na ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay makakatulong po sa pagluwag ng trapiko mula doon sa Metro Manila, sa EDSA. At sa lahat po ng parte ng Metro Manila ay magkakaroon po ng pagganda at pagdaloy ng mga sasakyan. Sapagkat itong lugar na ito, nasa Caloocan na po yung dulo dito sa Novaliches at diretso po ng Quirino Highway. So, pupuntahan po natin ang personal mga kababayan. Kita nyo po mga kababayan, no? Talagang putol ang kalsada. Nagpalipad po tayo ng drone. Kaya sana po subaybayan nyo po ang video na ito hanggang matapos. Salamat po sa inyo mga kababayan. At ating bababain at pupuntahan ng personal ang lugar na ito. Nyo po lahat yung mga activity dito mga kababayan. Tuloy-tuloy yung proyekto ng gobyerno natin. Yung kalakal yun sir, no? Nangangalakal sila ng bakal, no? Teka natin. Marami na sa'yo, may kalakal. Oo, humarap daw kayo dyan, oh. Dalawang piraso. Mulang anasaysa ko dito, dalawa pa lang. Sir, kumusta naman yung ano dito, yung situation nyo? Kasama ba kayo sa na-demoli, sir? Okay. Okay. Anong gusto ko dito?
Subscriber mo ako. Taga rito kayo, sir. Sir, anong masasabi niya sa project na ito na after 40 years eh matatapos na din? Kayo kasama sana demolish. Hindi. Taga saan kayo? Hindi. So ito lang parte ng ano. Ano sir, i-upload mo ngayon? Mamayang gabi. Mamayang gabi? O siya ta sa misis ko, si Mary Jane Briones. Ayan. So buti sir, nasa kabila kayo? Dito, nagpasok dito ay ano, board the code. Sa may court? Pero sabi nila sir, may pabahay naman. Meron, sa iba. Binayaran din sila? Hindi, bahay lang. Bahay lang? Oo. Sa akin, kama rin. Okay. Anong pangalan mo sir? Dante. Sir Dante kayo po? Benny Briones. Sir Benny Briones ha, shoutout sa inyo ha. Okay ha, mamaya mapapalan niyo po. Nandito tayo. Ang alakal sila oh. Yan eh, kanal. May ilog ba dito, sir? Doon, banda pa pa. Doon sa tulyahan, sir, ano? Yan sa May Creek, nakikita ko yan eh. So, pati yung mga ano dito, mga water system, may matatanggal na rin dito. Yan, mga bahay, demolish. Oh. Yan, may tubig na malakas pala dito, no? Maagos. Galing din sa mga bahay. Galing din sa mga kabahayan ito. Yung mga bahay oh. Yan. So matagal po na nakinabang din yung mga tao dito sa lupang ito na pag-aari ng gobyerno. Na matagal lang natengga, 40 years na natengga mga kababayan. Ngayon lang magagawa ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, buti mga kababayan, sinamahan tayo nung ano dito ni Sir Richie Leon na dito security guard. No, kita nyo po na tanggal lahat po ng mga bahay dito. At nadadaanan na po ng maluwag. Ayan, tuloy-tuloy po yung pagtatambak po ng mga lupa dito mga kababayan para mapatag itong ginagawang kalsada dito sa Mindanao Avenue Extension. So pag natapos daw po ito ay makakadiretso po ng Caloocan hanggang Malinta po ito. So putol na kalsada ito mga kababayan. So nakita nyo po ay nademolish na po lahat ng mga bahay dito na nasasakupan ng gagawing kalsada dito. So sabi nila mga around 6 months daw yung itatagal bago po ito makumpleto itong kalsadang ito. So anong masasabi nyo mga kababayan na after ilang dekada na natengga ay ngayon lang po masasagawa itong project ni Apo Lakay na tinutuloy po ni Pangulong Bongbong Marcos. I-comment nyo po sa baba mga kababayan dahil yung nakaraang mga admin na pumalit kay Apo Lakay noon eh hindi na naituloy. So ngayon lang, nung panahon ni Tatay Digong ay
iaano po ito eh. Siyempre, nung pumalit na po si Bongbong Marcos, siya na po talaga yung nakapagpatuloy dito. So lahat ng project po ni Pangulong Tatay Digong ay talagang tinutuloy po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. So makikinabang din yung ano sir no, yung taga rito ano. Kasi ano ito, malalagyan din ng mga negosyo dito. Yung mga dito, pabrika yan dito sir, ano nakapaligid. Mm-hmm. Yung mga Chinese. Yung dito. Isipin mo, 80s, 1980s eh. 80, 90, 100. 40 years na natingga ito, mga kababayan. After ng EDSA Revolution at nung mga ano na, yung mga Aquino na ang pumalit, wala na talaga. Yung mga project ni Apo Lakay ay hindi na naituloy. Eh sana yung mga ano sir, ano, yung mga pangulo ng Pilipinas ano, yung mga natitingga ano, ituloy dun nila ano. Kasi ano eh, masasayang kasi yung project ano, yung continuity ano. So ngayon, dahil si Pangulong Bongbong Marcos na, panalo na. Makikita na natin yung mga project na maitutuloy. Gaya ni Pangulong Duterte, yung subway niya tinutuloy. Lahat ng mga project na naiwan ni Tatay Digong, minana ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito naman, eh, tungkulin niyang ituloy-tuloy ito para maipakita sa taong bayan na walang masasayang at maiiwan na project ni Tatay Digong. So ang gandang ano ito, simulain mga kababayan, no? Wala, makakabawas ito sa bigat ng traffic sa Metro Manila, ano? Sa EDSA pa ba? Sa Manila, dyan sa EDSA, lahat na eh. Dominos ka yan eh. Dominos effect yan eh. So isipin mo, dami siguro ng bahay nun. Mula nun, no? Dami niyan. So wala namang mga ano sir, mga lumaban noon. Meron dito, Rico. Meron iba lang. May mga nagbatuhan gano'n? Hindi, binimba sila ng ano eh. Maraming mga pulis din. Oo, oh, mga SWAT, pulis. Siyempre, hindi basta-basta bibigay yan, sir. Gano'n naman sa mga, ano yung mga okay, squatting mga rata, area eh. Brigada, eh. Ah, okay. Naglagay din sila ng mga ano? Ayan. May nag... Wala sila mahirma, kaya nandiyan yung mga batas natin. May mga lumaban pala ano. So yan na mga kababayan at papaliparan na natin ng drone dito para makita nyo yung buong area. So, ang dami na palang nag-iba, sir, no? Sir, kailan po nasimulan po yung ano, sir, yung pagtitibag ng mga bahay dito? March. March pa. Mm. So, malilipat naman daw sila sa ano, sa relocation site. Ah. Pero grabe, no, ang tagal na natingga itong project na ito, no? 1980s pa. Yan, dito tayo. So isipin nyo mga kababayan ha, yung mga bahay dito eh, natibag na. Sir, saan ba yung diretso nito pagka nagawa ito? Kalookan yung tagus. Kalookan yung tagus ito. Kasi pag dito umiikot pa ano, pakanan ano. Ayan. So makikita nyo mamaya, sakop ng Kalookan ito. Kasi merong ano dito pa bahay sa Kalookan. So baka malamang eh, sila yung makakakuha ng benepisyong yun, ano? Kasi ito yung sabi nila, project ni Apo Lakay eh, noong 1980s, then pagdating ng 1986, EDSA Revolution, natingga, ano? Ay, sige sir, lakad ako dito. Sige sir, thank you. So, ito, mga kababayan, kasama natin yung
security guard dito. Kasi na-update ko ito mga 2 years ago eh. So wala pa ito. So March pala nasimulan yung pagtitibag at pagde-demolish ng mga bahay dito, mga kababayan. So napakalawak pala nito, sir. Ayan, kita nyo, mga puno na lang yung makikita nyo dito. So siguro yung makukuha lang na space, yung space ng kalsada, sir, ano? So yung dito hindi na matitibag, ang lalaki pala ng mga bahay. Mga mayayaman pala yung nandito kasi puro bato yung bahay, oh. Hanggang dulo pala ito, sir, ano? Ah, sir, yung bakot niya yung meron pa yun. May semento na, sir? Oo, semento na. Ito lang. So hanggang dun yung ano, no? Ang dami pala, sir, anong bahay, no? Nung nakaraan, sir, may mga nagpunta rin dito, sir? Marami din, ano, sir, nag-cover, ano? So nakapasok din sila dito, sir? Ayan dito, mga kababayan, pinalipad po natin ng hanggang dulo yung ating drone. Ito po yung pinaka endpoint ng kalsada na talagang makikita nyo, napakahaba pala nito, mga kababayan. So isipin nyo, napakatagal ng panahon na talagang natenga ito. Sayang naman kung hindi ito maitutuloy ng kasalukuyang gobyerno natin. Dahil ito'y talagang antik na kung tawagin. Ibig sabihin, mga kababayan, yung gobyerno natin kumikilos noon. Talagang yung pamalit kay Apo Lakay walang ginawa kundi magpagawa ng mga ribulto. Grabe. Kaya itong Duterte admin at Marcos admin isa sa mga the best na naging republika ng Pilipinas. Kasi nga napakaraming project. Buti na lang si Pangulong Bongbong Marcos kabituka ng ating Pangulong Duterte. O tignan nyo dito. Dito sa lugar na ito, Caloocan na po ito. Ayan. Ang dami ding mga pabrika kung makikita nyo. Ayan, no? Kalsada na yan. Caloocan na po yan. Ayan, mga pabrika po yan. So, inikot lang natin yung drone natin. Ayan, no? Kita nyo, oh. Papalipad pa tayo. Hanggang doon, makikita nyo yung kalsada. So, ano pong masasabi nyo, mga kababayan, na matatapos na rin ang matagal lang pinakakaantay ng mga motorista na mabubuksan itong kalsadang ito. O, diba, mga kababayan? I-comment nyo po sa baba, ano pong masasabi nyo. Siguro pag natapos ito, sir, ano? Maraming makikinabang dito sa, ano? Oo, sa traffic pati. Makakapagpaluwag sa Metro Manila. O, yung mga tubig pala, oh. No, sir?